Matagal na naming inexpose ang mga boksingerong namamatay o napapahamak sa gitna ng laban. Bagay na nangyari na naman sa Cavite. Nakakuha kami ng kopya ng boxing fight na ito na ginanap sa Imus City sa Cavite nito lang May 6. Round 1 pa lang, mainit na ang laban. Tunggalian sa pagitan ng 22 anyos na boksingero mula Sarangani na si Kenneth Igano. Laban sa isa pang boxer, ang 23 anyos na si Jason Facularin. Sa ikalawang round, si Kenneth nawala ng balanse. Kaya bumawi at mas naging agresibo sa sumunod na round. Sa ikapitong round, sunod-sunod nang tumama ang mga suntok ni Kenneth kay Jason. Pero sa dalawang boksingero, walang natumba hanggang sa huling round. Gusto nilang manalo talaga. Patumba na sila, tuloy pa rin sila. Matira, matibay. Ngunit sa mga pinakawalang suntok, liyamado si Kenneth. Yun nga lang, bago pa i-anunsyo na siya ang nanalo, si Kenneth biglang nanlupaypay na sa gilid ng ring. Oh, shit! Akalim yung ulo! Biglang dumating yung mga meeting, inoxygen na sa sir, nasyak kami lahat. Tama yan. Ilang sandali pa, si Kenneth nag-collapse. Takot, baka mayroong mangyari sa kapatid ko, baka mawala siya. Ito ang kwento ng laban sa loob ng ring na nauwi sa laban para mabuhay. Tabay! Dito sa bayan ng Malungon sa Sarangani sa Mindanao, nagsimula ang pangarap ni Kenneth na maging professional boxer. Sabi niya para hindi kami mahirap, magaan ang trabaho namin pag ma-champion niya. 17 anyos pa lang, sumabak na siya sa ring. Iniikot ang mga bayan-bayan sa kanilang probinsya para makipag-boxing. Pati nga raw ang kapatid niyang si Jomel, parang inihanda na rin ni Kenneth na sumunod sa kanyang yapak. Tinuruan po ako niya ng boxing training na ako. Akala ko hindi mahirap, mahirap pala. Desidido raw ito na makilala sa mundo ng boxing. Araw-araw siyang nag-ensayo. Ang kanyang pinaghandaan, ang nakatakda niyang laban sa Cavite. Mahirap yun sir, sobrang training niya. Para din sa pamilya niya at sa pangarap niya. Masipag po siya sa training. Pag matapos siya ng training, pinakayuhan niya kami kung ganito gawin. Kenneth Igano! May 6, araw na pinakahinintay ni Kenneth, ang producer ng laro, si dating senador at pambansang kamao Manny Pacquiao na idolo raw ni Kenneth. Ang paglalaban ng premyo, 25,000. Sobrang saya namin yun kasi panood namin ang laban niya. May kaba din sir. Si Kenneth na sana ang idedeklarang nanalo, pero sa ring, bigla na nga siyang nag-collapse. Biglang dumating yung mga meeting, inoxygen na sa sir, nasyak kami lahat. Tabay! Agad siyang isinugod sa ospital at ang itinurong dahilan, ang pagdurugo sa kanyang utak.
o bakit na hindi na inoperahan. Kasi daw yung utak niya may nakaipit na dugo. Kasi daw yung white blood cell niya konti lang daw. Takot sila galawin kasi baka yun sila ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Merong dugo na namumuo sa pagitan ng utak at ng balot niya. Pwede ka talagang magcomatose. Ang tawag sa sakit na yun, acute subdural hematoma. Nasa 50% na kaagad ang mortality rate. Kung maoperahan mo kaagad ang pasyente, lalong-lalo na within 4 hours, kung minsan kahit dehado yung pasyente, ipinipilit namin. Lahat po covered po yan ni Senator Manny Pacquiao through blow by blow. So wala po silang gagastusin kahit ano po. Natatakot ako kung baka mawala yung anak ko. Gusto ko na mabuhay yung anak ko. Ang ganitong mga tagpo sa boxing ring, minsan ko nang naitampok sa Eyewitness taong 1999 sa aking dokumentaryong Kamao. Ang patakaran sa boxing ay matira ang matibay. Presenting in the blue corner, Eugene Barutag. December 1995, laban nina Eugene Barutag at Randy Andagan sa isang non-titled bout sa flyweight division sa isang gym sa Sampaloc, Manila. Yeah, si Andagan ngayon ng ayun, tinamaan ng kanan. Oh, Romy. Ayun na sinabi mo. Wala na. Wala na to, Romy. Tapos na. Kasi, bugbog na ang boksingerong si Andagan. Pero sa halip na ipatigil ng referee, ipinagpatuloy ito. Ano, ilalaban mo ba? Tama na! Uy! Ano ba yun? Hindi po yun. Bakit? Hinilaban niya ng G's. Tapos pinalaban ulit. Bakit ganun? Hanggang umabot sa round 8. 28 seconds to go. Out! He's out on his feet! Nung laking gulat na lang ng lahat na si Barutag, na liyamado rin noon, bumagsak. Eto, si Barutag ngayon ang kumulap sa iyo, hindi nila matatayo, is unconscious. Parang nabali yung buong katawan niya. When he collapsed, talagang violently ni Yugyog. You were trying to wake him up. Pero pang isa, kinakagat yung pinakaganyan, yung talampakan. Walang medical facility. Walang oxygen. Walang ambulansya. Worse, walang stretcher o neck brace. Sumama hanggang ospital sina Chino, pero dooy huli na ang lahat. Mula nooy, pinilit ibao na lamang sa limot ni Chino ang kanyang nasaksihan. Imbestigahan niyan. It was purely accidental. Isa rin sa nalagay sa alanganin ng buhay sa ring taong 2019, ang nooy 17 anyos na si Dodong mula sa sindangan sa Zamboanga. Sa ikatlong round ng sinalihan niyang amateur sparring exhibition, bigla na lang dumugo ang ilong ni Dodong. Resulta ng blood clot o pamumuo ng dugo sa kanyang ulo. Nakumatos, sakitan mo yung pamilya, hindi naman gusto nga motometabos yung kinabuhi. Ang dati maliliksi niyang mga kamao, hindi na niya naigalaw. Ito na operahan siya, ni-action siya o kamayo. Marag among nagtuo na may nga maulianan siya. Pero matapos ang 11 buwang pananatili sa ospital, si Dodong, binawian din ng buhay. Biya, lalim nga mamatyan ka o pagumangkon tungkol sa agira pagpaningkamot ni mga gusto ni mo makabot ang iyang kanang mutaas siya, musikat sa siyang kinabuhi. Samantala, 4 matapos isugod sa ospital si Kenneth Igano, ang katawan ng batang boksingero tuluyan ng sumuko. Ang hirap, tag. Hindi ko kaya. Matanggap. Pero wala akong magawa kasi hindi naman natin nahawag yung buhay natin, di ba? Hindi ko matanggap. Taong 2019, nung naging kinatawan ng Pilipinas sa isang boxing match sa Japan, ang 25-anyos na si Renerio Mr. Amazing Arizala. Pero sa kalagitnaan ng kanyang fight, siya'y na-knockout. Tinawagan ko ni Coach Manang si Bung na disgrasya. Di sabi ko, oh, kumusta na siya ngayon, Coach? Manang andoon na sa ospital. Dasal di ko pinakuang ko ang kong loob ang puso nga, Panginoon, huwag mo naman kunin ang anak. Napuruhan si Renerio sa ulo. Nagkaroon ng brain hemorrhage. Kaya agad sumailalim sa operasyon. Ayaw ko makita nga ganyan ang iyang sitwasyon. Parang di ko matanggap. Ngunit tila nagkamilagro. Dahil matapos lang ang 3
Si Renerio, himalang nagising. Namiss ko yung ingay sa gym. Salamat kung binigyan pa niya pangalawang buhay ang anak ko ba. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya iniwan ang sports na muntikan na sa kanyang pumatay. Ito pa rin ang patuloy sa kanyang bumubuhay. Si Renerio, isa na ngayong boxing coach na nagsasanay ng mga batang boksingero. 101% po okay po tayo. Medyo ano pa tayo eh. Nakangiti-ngiti pa tayo. Talagang di tayo pinabayaan ng nasa taas. Yung Japan Boxing Commission po, sila yung sumagot sa akin. Sila din, naghatid sila sa akin dito. Nagbigay din po yung government po. Si Boss Manny, nagbigay din po. Pero hindi lahat ng mga boksingerong nalalagay sa bingit ng panganib nakakaligtas. 4 na araw matapos ma-admit sa ospital ang pangarap ni Kenneth Egano na maging World Boxing Champion. Tuluyan ang nagwakas matapos siyang bawian ng buhay. Masakit talaga kasi ang hirap ang batid. Sabi ko ako na lang ang namatay. Sabi ko, bakit siya ang kinuha? Hindi ko siya hindi ko matanggap. Ang huling nakalaban ni Kenneth na si Jason Facula rin, nagpaunlak ng panayam. Minsan nga, parang masisisi ko yung sarili ko nga, yung ano, pero part talaga yung ng boxing, ma'am. Sobrang lungkot po yung ma'am. Kasi yung pagturing ko kay Kenneth, isa na talagang tunay na kaibigan. Nagsama kami nun sa isang gym. Naman yung mga pangarap, gawin ko po siyang inspirasyon para patuloy yung pinagsimula niya. Yung pangarap din balang araw maging world champion. Lahat ng contact sport, maaari mag-cause ng head injury, iba-iba pang injury, blunt injury sa chest, tsaka sa chan. Depende sa nature ng injury. Ngayon sa boxing, ini-screen yan pre-fight. Sad to say, yung bleeding parameters, hindi siya kasama sa pre-fight workup. So, during the fight, hindi pumasok sa utak ko na may mangyayaring ganun. Napakalakas nilang dalawa. Wala akong makita na pagkakamali. Alam ng bawat manlaralo kung ano yung risk involved. And despite the risk, pumasok sila dyan sa boxing ring, voluntary nilang ginawa yan, hindi mo masasabi na yung nangyari sa kanya ay isang pangyayaring hindi maaasahan. Yan ay kakambal ng nature ng game na pinasukan niya. Maari silang lumapit sa Games and Amusement Board, pero syempre aaralin mo muna kung anong batas meron ba talagang na-violate. Wala po kami pagkukulang because we're following GAB rulings. We begin with the fight. We see to it that there's an ambulance. Right away, stretcher, and then dinala na kaagad sa hospital. Sa boxing, napasok mo pala ng ring, nakalibing na po yung paa mo. Safety precaution sa isang boksingero na lalaban, kailangan may maganda kang training, saka focus lagi yung isip mo. Ang automatic na magkaroon ng action, yung third man on the ring sa referee. Kumbaga, nakikita nila kung kaya ba ng isang fighter nila na ituloy ang laban. Kasi unang-una, yung boksingero, pag lumaban yan, talagang lalaban at lalaban yan. Bilang isang coach na hindi kaya ng isang boxer, so magde-decide ka na, na stop na. Kailangan talaga ito may ambulansya, doktor na nandun mismo sa event, mga medics. Ang problema dito sa gobyerno sa atin eh, kailangan makilala mo muna bago kabigyan ng atensyon. Sabi ko na walang insurance. Ano lang niya allowance, yung mga benefits wala. I-regulate and supervise po yung boxing. Sinisigurado po natin na yung lalabanan po nila na event, paprotektahan natin yung integrity. Wala po yan mga mismatches. We make sure na before po the day fight, meron po silang may pre-medical check-up po yan. We make sure naman po na kung ano man po yung kailangan nila na mangyayari during the event will be shouldered by the promoter. Sa tanong niyo po kung may insurance, actually it's up to them po. Gusto ko po sana i-highlight yung support dahil ito po ang family ninyo. Pag meron po kayong kailangan, sabihin niyo lang po at sa gana pong amin, tutulungan po namin kayo sa lahat na makakaya namin. Kahapon lang. Ang mga labi ni Kenneth inuwi na ng Sarangani. Hindi na matutupad yung pangarap niya kasi wala na siya. Saan man siya ngayon, alam ko na nandyan siya. Hindi kami niya pinabayaan. Dahil sa suntok ng kahirapan, ang ilan nating mga kabataan handang ilagay ang isa nilang paa sa hukay. Kahit pa kung minsan, ang inaasahan nilang bagsik ng kamao ang siya rin palang sa kanila'y tatapos.
Safeguard. Natutunan na tayo, safe. Konti siya pa lang ba?